All right, so my younger brother, he has autism spectrum disorder, and he was bullied in school multiple times, and my mom saw that it was hard to see a clear vision of his future. So I started my project Love for All, which is a project that helps find these kids with autism or disabilities an education and a place to work and a place to train for occupational things. Can you believe that? Over 3.5 million people suffer with autism spectrum disorder, and only 1% of those people have a job. And I feel that having Love for All, it's an easier way to help them get into society and be able to depend on themselves and not their families, because I know that they have the ability to, and they have a heart of gold, starting from my brother. And I know that he's the most amazing person, and I know that he has a bright future, as long as we as a society give them a chance, an opportunity, and some time. Karagrag, welcome back to my vlog. So, nanood nyo kanina mga karagrag, siya yung confirmed na kandidata para sa corona ng Miss Universe Thailand 2022 na dati nang lumaban sa Miss Universe Thailand 2018 at lumaban din siya sa Miss World Thailand 2018 at naging first runner-up siya sa Miss World 2018. Ang dami niyang ganap sa buhay noong 2018. Mapasa na all ka na lang talaga. Isa siya sa mga bitirana ngayon na malakas na kandidata para sa corona ng Miss Universe Thailand 2022 na dapat daw tayong kabahan. Dahil nga well-spoken at naging first runner-up sa Miss World 2018. So, malaki yung ano niya ba? Possibility na masungkit niya ang corona sa Miss Universe Thailand 2022. So, isa sa mga rumored candidate nga na lalaban sa corona sa Miss Universe Thailand, walang iba kundi yung Miss Supranational din nila. So, sabi nga ng mga ibang Thai, mga beauty pageant lover, na sana wag daw magsabay-sabay si Antonia at itong si Nicolene. Nicolene ba yung pagbasa sa pangalan niya? Basta, Nicolene nalang, binisayo na lang dyan ni Kuragan. So, na nabahala ang mga Thai beauty pageant lover dahil kung magkasabay ang dalawang to, nako, sayang daw yung ano ba, pagkakataon na may malakas na pambato ang Thailand sa Miss Universe 2022 dahil siguro tatalunin din siya daw ni Antonia. At kung si Antonia daw ang manalo, dapat nang magdasal ang Pilipinas kasi ang lakas daw ng laban talaga ni Antonia. Pero itong si Nicolene daw, dapat din nating ano daw, bantayan dahil isa daw to sa mahigpit na maging kalaban ni Celeste pag manalo ito sa corona ng Miss Universe Thailand 2022. Grabe sila. Uy! Tugan ng tanin nila, gubag-hubag, no? Pero isa, alam naman na kasi natin na isa din ang Thailand sa very competitive na ano natin, kapitbahay natin pagdating sa Miss Universe. Kasi nilulook up nila tayo ba kung sino yung pambato natin, gusto talaga nilang tapatan. At eto na nga, nagbabalik ang mga bitirana sa ano Thailand para sa corona ng Miss Universe Thailand 2022. Ayan ang mga karagarag, ano ang masasabi ninyo? Malakas nga bang kalaban ito ni Celeste kung sakaling manalo ito sa corona sa Miss Universe Thailand 2022? Mag-ingay tayo sa comment section. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang-good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel, Kuragan Karag, ang babaeng lagi nagkaragarag. And see you in my next vlog.